Good evening, guys. This is Satin Podcast. This is Rio. This is Jai. Magandang gabi sa mga nakikinig. Thank you very much. Good Thursday evening. Thursday evening sa mga papasok or pauwi pa lang galing work. Pa-uwi. Good day. Yung ibang baka mga night shift sila, so baka papasok pa sila. Ingat. And yeah, magandang araw. Mm-hmm. Jai, what do we have for today? Ano bang meron tayo? This is our fourth S-Files episode, right? This is fourth one. Fourth one. So surviving tayo, pre. Surviving. hanggang nanonood, di tayo titigil. Oh, hanggang meron pa tayong nare-reach. Ganun. Kahit di views, basta reach. Reach, bro. Daan-daanan lang, no? Oo, daan-daanan lang. Pero yung mga tropa naming nakikinig, nanonood, mga trip nyo rin yung gento. Thank you very much sa mga nanonood. Ayan. Sana kayo magsawa. Next time sana meron pa tayong isa pang mahilig din sa ganito para marami tayong point of view. So ito maganda. Ito interesting yung topic natin ngayon . Actually ito topic na to, tagal ko nang bago ako dito sa topic na to. So I'm really curious kung paano nangyari to. Ano bang topic na to, pre? So tol, ito yung I did research. So I did some research about the lost colony of Roanoke Island. Yan. Ano, Roanoke pa lang. So ano to eh. Itong isa tong disappearance ng isang community. Nawala na lang sila. Hindi na alam kung saan sila napunta. Wait, itong community na to, saan siya part geographically? America ba to or saan siya? Siya eh, ngayon, ito na siya yung North Carolina, part siya ng North Carolina. So US siya. Paano ba ito nagsimula? Yeah. Imposible naman, di ba? So, isang colony, biglang mawawala, ganun, di ba? So, we have to go back. Umpisahan ko. Kasi sila na yung third na parang group ng tao na nagpunta din sa Roanoke Island. So, yung first expedition, scouting expedition. Saan na to? 1584. So, long time ago. So, what they did was just, explore, ganun. Ganun naman, di ba? Tapos, they made a map of the islands or the island. Mm-hmm. Then, So, naka-interact na nila yung mga Native Americans nun. Mga Indians nga. Oh, so Indians pa lang. Hindi pa talaga yung Americans, di ba? Yung Native Indians pa lang sila by that time. Native Americans. Yung original na Americans. Oo. English tayo, mga English people. So, sila eh. They came from, mga English sila. Kung nakita nila tong land na to, pinangalanan nilang Virginia. Virginia. Tapos, kasi Virginia dahil in honor of the Virgin Queen back then, si Elizabeth the First. So, yun, tinawag na lang Virginia. When you mentioned English, UK sila, parang British ba? England, ganun. Okay. Tapos, yun nga, yung first group, it's a scouting expedition on 1584. Tapos, they just came to explore, ganun, minap nila yung island, then, magkaroon na sila ng interaction with the locals. Yung mga Native American settlers there. Tapos, friendly yung mga Native Americans doon, yung mga Indians. So, naging okay yung first, it was a success. Tapos, actually, nagsama pa nga sila ng dalawang natives pabalik sa England. Sa England, Si Juan Chis. Si Juan Chis, Juan Chis. Oo, ang daming basa ko. Kasi ang spell, parang Juan Chis W-A-N. C-H-E-S-E. Pero Juan Chis yung rinig ko dun sa mga Baka ganun talaga sila mag-name talaga before. So Juan Chis, he is a local on Roanoke Island itself. Tapos isa naman is si Manteo. Manteo is Croatoan siya. So Croatoan Island is down south ng Roanoke Island. So separate island siya. So, yun. Tapos, sinama sila, pabalik. Then, yun nga, success. It was a success. Then,
second group, year after nung first group, the second group, yun naman yung pumunta. So ito na yung parang gumawa na sila ng colony. But this was dito naging successful ito yung tong colony na to kasi ano siya, maraming nangyaring issues. Yung, so yun nga, yung mga native ng Roanoke ng Virginia, sila yung gumawa ng colony or ano yun? Yung outside, yung Englishmen. Bumalik nga sila a year after. Mm-hmm. 1585, bumalik sila. Mm-hmm. Pero ito para siyang ano eh, ano naman siya. Ang naging dating parang nga sa akin, para siyang military outpost eh. Kasi, ano siya, military and scientific mission na yung second eh. Parang gano'n. Mm-hmm. So, yun pa din. Kaso ang nangyayari naman dito, nagkaroon sila ng problem with the locals. Oo. Kasi, ang nangyayari, di ba, most of them are like soldiers, ganun. Tapos, umalis yung barko eh to get some, to restock, parang ganun. Umalis siya to get some supplies. Kaso, ang naging problema, nung dumating yung winter, wala silang ability to grow crops, ganun. So, siguro asa lang sila sa pangangaso, ganun. Kaso, syempre, pag winter, baka yung mga hayop is nag-hibernate din nila. So, anong nangyari? Umasa sila sa mga locals. Kasi mababait yung mga locals. Diba? Yung mga, ano, mga Native Americans. So, yun, binibigyan sila siguro pagkain, ganun. Pero doon na nag-start yung tension. Kasi syempre, isipin mo, siguro yung chief ng Indians, parang more mouths to feed tong mga to. Oo, parang... Parang asa na lang sila sa amin. So, parang, syempre, sila rin naman, may binubuhay nila, kumbaga yung tribe nila, ganun. So, yun. Yun, nag-create yun ng, ano, contraction between them. Tapos, ito pa yung isang naging, ano, parang, kaya nagkaroon ng, parang yun nga, alitan. Kasi parang napansin ng mga, ano, natives, pag may dumadayo nga na, yun, mga Englishmen, mabaw sa tribe nila, ganang dumayo, or bumisit, may mga namamatay sa kanila. Parang namamatay, like, mini-murder, so, or ano. Hindi, so they were thinking na baka may weapon tong mga ano Englishmen na hindi natin alam na ginagamit nila sa atin. Pero parang kasi ano, yung Englishmen kasi 'di ba, mas advanced sila eh, yung Europe mas advanced man. So anong nangyari? May dala silang mga pathogens na hindi immune yung mga sakit ganun, na hindi immune yung mga ano, mga Indians ganun, parang bago sa immune system nila, 'di ba? Oh, kasi 'di ba ganun naman yung ano natin, pangatawan natin. Oo. Kumbaga ngayon mas may immunity tayo kumpara sa ibang sakit dati, 'di ba? Oo, tama. Siyempre yung mga natives dahil hindi pa sila exposed sa ganung bagay. So, yung mas prone sila, kumbaga, yung antibodies nila parang hindi pa nakapag-cope up sa ganung kind ng disease man yan or ano. Oo. Kaya yun yung isa sa naging problema. Kaya parang, yun na, nagkakainitan sila, syempre, kakaganan. Pero, kaya ang nangyari, nagkaroon na ng distrust with the locals, you know. At ito pang nagpalala, kasi parang tamang hinala na yung both sides eh. Oh. So, meron dito yung isang local chief doon, si Wingina. So, yan, siya nga yung parang namuuna yung distrust sa kanila with the Englishman. Ang nangyari naman, kuha ng preemptive strike yung mga Englishmen dahil inisip na atakihin na sila ng mga locals eh. Oh, tapos ang hirap nun, di ba? Wala silang reinforcement, di ba? Kasi sila lang yun nandun eh. Oo, pero mas ano sila, well-armed. Kasi, ano, may rifles na ata sila eh. Kasi may cannons na, di ba? Oo. So, nangyari yun, nilusob nila yung village ng Wenzina. So, nangyari, binasaan nila yung village. Tapos, yung Wenzina, parang nasaksak siya din, nakatakbo pa siya eh. Pero hinabol siya din, pinugutan siya ng ulo. Putang ina, yung mga Englishmen, no? Pagpapalipala ng ulo yun. Kaya nga eh. So, ginawa nila, nilagay nila yung sa fort, yung ulo, parang ganun. Parang, you don't mess with us. Parang ganun yan dati. Parang Game of Thrones, no? Parang si Ned Stark galawan. Parang, piniflex na, flex lang namin na kayang-kaya na. Yeah, parang ganun. So, syempre, kung ikaw naman, hindi siyempre magbabackdown yung mga Indians, mga Native Americans doon kasi
isip nila, ano to, ito yung land namin eh, this is our land, and you're just like, living on our land, parang ganun. Kasi may isipin mo, dumating kayo, tas nakitira na kayo sa amin, pinakain namin kayo, tas ito pa yung nangyari, ganun. Oo. Parang lapu-lapu galawan, no? Parang ini-invade na sila. Oo. So yun ang nangyari, parang siguro maraming skirmishes na nangyari, yung colony na ginawa nila, siguro nilusog mga Indians, something like that. Tapos ang nangyari, mayroong isang privateer, so si Sir Francis Drake. So dumaan siya dun sa colony na yun, English privateer siya. Privateer, kung alam mo is, ano sila, mga pirate sila na commission ng throne, kumbaga. Parang, pero hindi sila typically soldiers or soldiers sila? Anong bang kasi? Parang ganun, hindi naman mercenary, parang pinapabayaan silang, di ba mga pirata yung mga nagpipillage, ganun. Oo. Nagagawa pa rin nila yun, pero kumukomission yung throne sa kanila. Parang ganun. Tangin ang ganda ng privateer. Oo. Privateer ang tawag sa mga ganun. So yun, sa isang privateer, nag-pass by siya sa colony, sa sinilip niya. So ginawa, nung dumaan to si Sir Francis Drake. Siyempre, gusto nang tumakas ng mga tao dun sa ano colony. So, siyempre sinakay niya na, ganun. Pero may tatlong naiwan, Tumulong siya, ano? Nag-pass by lang siya, kung tutusin, parang kasing, oh, may colony niya dyan. So, hindi naman nila alam nangyayari, parang communication, wala pa namang email na, nakakita niya lang. Pero sino yung tinulungan niya, yung native or yung mga Englishmen na umalis? Englishmen, dinanan niya yung colony, Tapos yun niya, magdaan niya, kinuha niya yung ibang tao, inabandon na yung post, kumbaga. Yung colony niya. Tapos for some reason, may tatlong naiwan. Kasi nung time na tumataka sila, wala daw yung tatlo. So naiwan na yung tatlo na yun. So yun, never heard from again yung tatlo na yun. MIA na sila. Tapos, in action na ganun. Pero most likely siguro, they were killed by the locals o namatay man sila sa guto, mga ganun. Tapos after that, parang I don't know how many days or weeks or months after that, another ship came back. Dumating sila dun sa fort. Iba na to, ibang group na to. Kasi inabandon nga nung iba, diba? Bumalik sila. Tapos taka sila, walang laman. Wala na yung Virginia, wala nang tao dun. Ayun ba yung walang laman? Or yung colony ng Roanoke. No. Virginia is yung parang kabuuan, you know, yung Virgin. Yung na-map nila, parang yung tawag nila, Virginia. Tapos yung Roanoke is, yun nga, isa siyang island. Doon sila nag-gumawa ng colony. Kasi yun, inabandon na nga kasi nag-problem nga sila sa mga Indian. So ginawa nitong, ito nga yung, di ba, umalis na Sir Francis Drake, carrying yung mga survivors. Tapos parang, may kasalisi naman siyang isang, ano din, party. Na tinignan din. Tapos pagtingin nila dun sa mga sa colony sa Roanoke, wala. Wala nang tao kasi nga inabandon na eh. Wala na rin yung tatlo. Hindi na rin na nakita. So ayaw naman yung iwan na empty yung colony kasi parang sa kanila na yun eh. Diba? Parang ganun eh. Oo. So nag-iwan siya ng 15 men. Nag-iwan siya ng 15 katao doon. Tapos umalis siya. Tapos eto na. Eto na yung third dispatch, ito na, sila na yung lost colony. Sila na yung nawala. Oo. So, yung, di ba, first na pumunta, it's, ano yun eh, parang expedition, di ba, yung, ano lang, na scout sila. Tapos yung second group is like, military and scientific, ano eh, something, di ba? Parang ganun. So, itong third, yung lost colony, ano na siya, ang dinala nila, families, ganun. Normal people. Kasi pag, gumawa ng colony, pag dinala mo yung mga normal people, mas may stake sila sa lugar eh, di ba? Kasi ito yung future nila dahil dito na sila titira, ganun. Ganun. May family na dyan, parang doon na magkakaanak, dyan na yung resources nila. Kasi di ba yung una mga soldiers pa lang eh, so most probably madidispatch ulit sila sa ibang part ng ano, pero to families na, yung pinakauli, di ba? So, they are composed of women, children, and men, so... I'm not sure if the numbers are right kasi nagbabari siya eh. Sabi, pero ito yung nabasa ko is 17 women, 9 children, and 97 men. Madami na rin. Madami. 100 plus sila. Because this was led by John White. John White is, siya yung naging
naging governor itong colony ng Roanoke na to. And English pa rin sila, 'di ba? Hindi naman, I mean, English. Hindi, okay. Pero ang plan lang kasi talaga dito, hindi sila sa Roanoke mag-aano, maggagawa ng colony. Kumbaga, dadaan sila ng Roanoke to pick up the men there. Then after that, they will go further north ng Roanoke, which is yung name is Chesapeake Bay. Oh. Chesapeake Bay is mas malaki kasi siya, mas malaki, mas deep yung waters kasi itong Roanoke ano siya medyo dikit, may mga dikit-dikit na island, so just mas mababaw ata ganun. So mas prone siya sa shipwreck or bigger ships. Tapos yung Chesapeake Bay kasi ano siya, malaki, malawak, so pwede siya magkaroon ng port ng ano, di ba, mga ship, mga ganun, mas better siyang gawing port. So yun yung first choice. Pero meron kasi yung captain number ko is si Simon Fernandez. Di ba gumawa na sila ng stop sa Roanoke Island. After that, binabaan niya na lahat and he don't want to travel further. Parang, dyan na kayo. Tinapad na siya. G naman tong area natin. Dito na lang. Ang maganda naman dito. Ang pinoproblema niya dito. Parang yun. Tapos sabi niya. Tapos, ewan ko, for some reason, ganun. At tingin ko, ano rin tayo, hinala ko, baka si Simon Fernandez is, ano rin siya, siguro privateer or he wants to pillage. Kasi parang, after nun, ang mas malaki yung kita pag yung namimirata ka, di ba? Parang ganun. Oo, mas marami kang income, kumbaga. Tsaka pwede naman sila mag-ano, di ba? Kung ang main mission nila is mag-move up north, sayang naman yung space na yan. Eventually, they can, pag nakapag-settle sila dito sa Roanoke, di ba, pwede naman silang mag-north. Siguro yun yung nasa isip niya. Sayang naman to kung mag-north lang tayo. Kuhanin na natin to. Parang, kasi parang may settlement. No? Parang, settlement, pag na-settle na tayo dito, pwede na tayo mag-north, di ba? Baka yun yung inisip niya. Yung mas marami kang ma-cover. Yeah, kasi, di ba, pirate siya. Hindi ko sure kung pirate siya. Parang kinala ko lang. Oo, parang ganyan. Parang mas may kita doon eh, kung mag-ganyan. Parang siya yung captain yung ship, yung captain. So, ayun nga, they were stuck in Roanoke for some reason. Tapos, additional info lang, yung Chesapeake Bay, dun na-establish yung, ano talaga, yung first colony, nag-flourish talaga, yung naging okay. Ayun. So, anyway, that's a different story. Tapos, yun nga. So, dito nga si John White, siya na yung governor. Tapos ang nangyari, syempre hindi naman nila alam yung sitwasyon na hindi na pala sila okay sa locals, di ba? Hindi na pala sila, ang tawag dito, hindi na sila welcomed. So nangyari parang weeks or days after na, ano nga, inoccupy na nila yung lugar. Yun nga, binaba sila sa Roanoke, then pinuntahan na nila yung fort. Then once they got to the fort, nakita nila may ng bones. Bones ng tao na, no? Tama ba? Parang isang tao lang. So, bones ng isang tao lang. Tapos, looted yung... Wala ng tao, parang deserted. So, parang, syempre, ang na-assume mo na, siguro pinatay na ng mga locals yung tao dito. Siniwan na lang pero, siya. Pero hindi pa rin nila alam kung nasan yung iba. So, they still don't know what happened. Kasi nga, weeks after staying doon, inoccupy na nila yung fort. Pero siya, biglang may isang Englishman na pinatay ng mga Native Americans. So, pinagpapana siya. He was hit by a club in the head. Parang ganun. So, yun. Yung first casualty. So, doon nila naramdaman po. Siya, hindi tayo welcome dito. Negative hindi sa galawan to, di ba? Kasi parang sino pagdating nila, okay doon. Tropa yung mga ano doon. Tropa yung mga... locals doon. Parang siguro, gumawa din mga native. Ito yung mark na hindi na tayo okay. Parang, this is will be the first of many siguro. Ganun, di ba? Tsaka hindi sila makakapagpapamuhay ng ganun kung meron silang rival na ano, di ba? Hindi maganda ng setup yun. Tsaka hindi naman sila used to sa ganung terrain siguro. Kasi syempre, iba pa rin naman yung nakasanayan nila sa England, yun, or sa Europe. Di ba? Yung umuwi nila, iba na. Eh dito, they have to fend for themselves kasi walang military, di ba? Sila-sila lang, di ba? Yeah, sila lang. So, they have to fend for themselves. Kasi yun nga, so si John White, syempre, gumawa siya ng paraan. So, if you remember, yun nga yung dalawang
Indians, si Manchis and Manteo. No. Si Manchis, ano siya eh? Actually, nakakatawa nga ito eh. Hindi naman ako, parang cute, one thing curious about the stories. Di ba dalawa, Manchis and Manteo? Manchis is local of Roanoke. Oo. Nung, di ba dinala siya sa England? Siyempre, bumalik din siya. Hindi niya nagustuhan. Parang nagbago na yung ano niya. Hindi niya nagustuhan yung Roanoke pagbalik niya ba? Ayun ba? Hindi niya nagustuhan yung England. Parang hindi niya gustuhan yung English. Hindi niya nagustuhan, siguro hindi siya nag-agree sa mga philosophy nila or sa takbo nung. Basta kung ano man nakita niya dun sa, dun dinala siya dun, hindi niya nagustuhan pagbalik niya. So, yun, siya yung isa, si Manchis. Si Manteo naman, siya yung Croatoan. Nagustuhan niya yung mga English. Parang mas naging pasaga na. Mas gusto niya yung culture niya. Doon humingi ng tulong si John White kay Manteo. So pumunta siya sa mga Croatoans. Sabi niya na, parang pre, patulong naman. Ikaw naman yung gumitna. Oo, para middleman ka. Oo, ikaw middleman kasi local ka pre. Kasi yun nga, na-confirmed. Parang iba-vouch niya, parang guarantor. parang tol, tropa to. Parang gano'n na siya. Huwag tong mga to, tropa to. So, ano naman, ang nangyari nga, na-confirm doon, ewan kung totoo to, pero parang, ang sabi is, si Manchis pa nga, yung the one who hated the English after his voyage. Siya pa yung isa sa mga nag-lead para atakihin yung 15 people na naiwan ng second colony. Okay na. Anong first colony? Yung colony before this dispatch. So, yun nga, parang nasabi na, he came to hate the English after that. Pero yun naman niya, after nung humingi ng tulong si John White kay Manteo, yun niya, medyo naging siguro na lesson naman yung animosity, ganun. Oo. Siguro parang to each his own na lang, parang ganun. So, medyo nagkaroon ng ano, na naging at ease yung mga tao. Sila, kahit sila, yung mga colonizers. Tapos, another trivia lang din. Si John White, kasama niya yung ano niya, anak niya. Tsaka yung asawa ng anak niya nung pumunta sa Roanoke para magsettle. Tapos, nanganak yung anak niya. Ang pangalang anak niya is Virginia Bear. So, si Virginia Bear, siya yung very first English child na pinanganak sa Amerika. Ayos ah. Sobrang tagal na yan. Talagang ano. Sa title so, mo yun. Siya yung very first English child in America. Tapos, yun nga, so medyo okay na, ganun. Pero, yung mga tao, ang nangyari, parang, yung dating nila is late na to plant crops. Parang ganun. Parang may season. Kulangan sila sa supplies, ganun. Siguro, mali yung estimate nila, kulang ng tools. So, they pleaded to John White para bumalik ng England to get some supplies. Ang ganun sa ito yung mga kailangan namin. Parang siguro, ganun, ilista nyo. Pero syempre, based on the accounts, sabi si John White, parang ayaw niya rin siguro nung una dahil, syempre, andyan yung pamilya niya, ganun. Pero, yeah, the people pleaded for him to go back to get some supplies. So yun nga, that's what happened. So umalis siya. Then ang nangyari, ito ano eh, twist of fate din eh. Pagbalik niya ng England, there is a brewing war between England and Spain. So there was a threat of the Spanish Armada. So when Elizabeth said na walang aalis na barko, gagamitin natin. Para siya na lockdown, ganun. Yun nga, exactly. Dito sa lockdown. Parang kanya, dito lang tayo lahat, makikidigma tayo. Inamalas niya, no? So ang tagal niya hindi nakabalik. 3 years bago siya nakabalik ng Roanoke. Sabi mo, 3 years. Pinagalan tatlong taon. So, yun nga, he wasn't able to return for 3 years. So, 1590, doon na siya nakabalik. So, yung pagbalik niya sa settlement, ito na,
Ah, siya, walang tao. Wala. Tapos, ang tataas na nung weeds. Ganun. Tapos, looted yung mga ano. Looted yung chests. Ganun. Tapos, yun yan. Nawala na. Nawala na yung buong colony. Diyan na nagsisimula. Diyan na nagsimula yung parang mystery niya. Parang nakakapagtaka na isang buong colony. Biglang wala, no? Pero wala. Kasi, pre, di ba, parang yung pinapakuha sa kanya is necessity talaga. Hindi ba talaga nag-die out or nag-move out na lang yung mga tao dun? Kasi di ba parang... Pwede, pwede. Oh. Eto, as we go along. Tapos yun nga, nawala na. So, yun. Tapos, may nakita silang clue. Meron silang nakita sa puno na naka-carve, naka-etch sa tree na CRO. Yung letters na CRO. Wow. Tapos dun sa gate post ng settlement, nandun yung word na Croatoan. Okay? So, one would assume na pumunta sila sa Croatoan kasi sa Croatoan Island. With the Croatoans kasi tropa yun eh, di ba? Doon si Manteo, yung parang nila, backer nila. Yung nag-vouch sa kanila. So, pero kasi magulo eh. So, iba yung inisip. They were raided by the hindi naman yung other tribe siguro parang ganun. So after, before they left, niliwan nila yung Croatoan na dito kami tatakbo ganun. Pero dito na nililit sila ganun. Pero dito na nagkakaroon ng parang ano, pagkakaiba-iba na ng senaryo. Kasi bago pala umalis si John White, ang plano is yung settlement is mag-move sila 50 miles into the mainland. Pero yung Croatoan Island kasi hindi siya sa mainland eh. Ibang island siya. Eh. So hindi siya, so magko-cross ka ng ano, magko-cross ka ng tubig para match mo yung Croatoan. So hindi yun yung original plan. Tapos parang may ito nga, galing nga nito eh. May parang ano sila, secret message sila. Na if they're going to move, they have to leave something of a clue para malaman kung saan sila pupunta. So yun nga yung Croatoan. So medyo yun nga, gaano nun. Pero tas ang sabi rin ni, sabi rin niya, isa rin sa usapan nila is kung kailangan yung umalis due to emergency or you're in distress, you have to leave a cross. Kumbaga, maglagay sila ng sign na cross at kung saan sila pupunta. Or clue kung saan sila pupunta. So, there was no cross. So, parang, John White was still positive na hindi, andun lang yan sa Croatoan. Baka dun sila nagpunta. Despite sa plan na dapat 50 miles into the mainland sila. Mainland sila pupunta, diba? So, yun. So, plan niya, pumunta siya dun sa Croatoan. Island. But what happened is, ano lang eh, bad luck lang eh. Bumagyo, gano'n. Then nag-snap yung anchor nila. So parang hindi na sila nakapunta doon. So paano yun? Ano yun? Saan sila napunta? Parang hindi na wala sila. Wala na, parang bumalik na sila sa England. Okay. Pero siguro, ano eh, wala naman tayong certainty na andyan sila. So siguro gano'n na, naging conversation. Kasi, siyempre, may mga iba naman siyang taong kasama. Siguro ang tatakot na rin na baka patayin tayo. Pero hindi na natin alam. Na-imagine ko na. So, yun. They went back to England. Tapos, despite repeated attempts, wala na. Hindi na siya nakabalik. Wala ng funding and resource. Never made the trip back to America again. And yun. Ito na yung... The colony remains lost until now. And ito na yung loss na parang... mystery. I mean, oo nga, no? Kasi, hindi ba pwedeng nawala? Kasi, nawala na lang yung cross, di ba? By that time na nung umalis siya. Tsaka, ang tagal niya nawala, pre, di ba? Parang, di ba, 3 years, di ba? So, maraming speculation. Ano ba yung mga speculation na yan? Ako, di ko ma-imagine, eh. Ang naisip ko lang, parang, na, ano lang siya, na sinakop sila nung local tribe na sinulat na lang yung name ng city doon para ma-mislead sila, ganun, di ba? Ang una kasi, syempre, ang una mong isipin, pwedeng na-annihilate sila, di ba? Dahil may beef na eh.
may beef na with other American, Native American tribes dun, di ba? So, yun namang isipin, pwede yun. Oo. Tapos, pwede rin disease, namatay sila sa disease. Oo. Pwede rin namatay sila sa drought, di ba? So, may, parang, tsaka yung, nawalan sila ng stocks. Ganun, dahil wala nga, hindi bumalik after 3 years, wala eh, di ba? Tsaka importante yung mga pinakuha sa kanya eh, no? Hindi naman siya babalik no, kung talagang kaya nila i-produce yun eh. Mm. Tapos, itong pwede rin na, yun nga, nag-assimilate sila sa ibang tribes, ganun, sumama na sila. So, the lost colony of, the people of the lost colony of Roanoke, what happened was they assimilated to different tribes, ganun. So, nakisalip sila, parang ganun ba? O, parang ganun, parang ganun. Isa rin. So, walang conclusive answer. So, years after, yun nga yung, na merong mga accounts na nagsasabi ng mga natives na may nakikita sila ng mga American children with unusual pale skin and blonde hair. So, you would think they're Englishmen. Baka sila ng descendants ng Englishmen, di ba? Oo. Pero, ang sinasabi naman is prevalent din kasi ang tawag dito? Albinism. Mm-hmm. Kung marang anak-araw, di ba? Tama ba? Oo, tama. Pero, no, yung albinism sa... Di ba? Hindi, mas prevalent daw siya sa Native Americans kumpara sa Europeans eh. So, hindi pa rin siya conclusive. Kasi parang may makita kang dalawa or isa. Pwede mo sabihin, nakita akong puti, di ba? Kasi chismis lang to eh, di ba? Hindi siya documented talaga or di ba? The problem with this is hindi sila nag-go further into research tungkol dun sa mga accounts na yun. So parang napakayaan lang siya. Tapos, a century later, pre. So, it's a trail of breadcrumbs. Sobrang kung saan sila napunta. A century later, ito naman, there's this guy, John Lawson, na may naka-interaction na yung mga Hatteras people. Hatteras. Hatteras is, rin to, island na katabi ng Croatoan island. Pero nangyayara dahil sa storm, parang siya eh, na naging isang island siya. Anong ganun? Paano naging isa? So, di ko alam kung siguro dahil sa mga bato, ganun. Parang nag-link or parang may movement ng, siguro earthquake parang, or may ganyan, di ba? Natural causes. Natural cause. Naging link yung island. So, yun, Hatteras Island. So, itong Hatteras people, sabi nung John Lawson, muna kausap siya, yun nga, may mga descendants daw sila na marunong magbasa. At may pale white skin, tapos gray eyes, ganun. So, maaaring yun daw yung mga yung mga naiwan nila dati or parang nag-move lang sila, ganun. Tapos wala rin, wala pa rin conclusive evidence. They did some... Tapos naggawa rin sila, actually kahit ngayon ongoing daw yung yung mga digs, yung archaeological digs, pero wala pa rin conclusive. Actually dito sa Hatteras Island, nag-dig sila, tapos ang nakita lang nila is isang hilt ng saber. Oo. So yun pala, yun lang eh, pero parang apart from that, wala na eh. So parang hindi pa rin siya conclusive, diba? So mga galawan nito parang Lost City, parang Atlantis, ganun no? Parang bigla na lang nawala. Pero tingin ko, this is not something mysterious. Tingin ko naman. Parang there is a reason for this. Loss of communication lang din. Parang meron pa talagang cities na talagang yung nawala talaga, which is medyo mamystify ka, pero dito parang medyo may isip mo na this can be like a human error or di ba? Ay ganun. Pero ang lang kasi, hindi mo alam kung pinatay ba sila or nalo sila, di ba? Kasi wala na eh, kahit yung dumating na siguro dun yung mga di ba? Parang wala, hindi na nila narinig eh. Na, kasi syempre, di ba, kung ikaw, di ba, Englishman ka nun, so, may education ka na kahit paano, mapapasa mo yung story mo eh, di ba? Parang makikipag-communicate ka or kung sakali. Hindi, tsaka mapapasa mo sa mga anak mo kahit so, let's say, you assimilated with the locals. May, siguro yung mga books mo or yung mga tools mo, matapagin mo yung damit mo. So, mapapasa mo yun, di ba? Mapapasa mo yung kwento mo na, ito yung kalululuhan ko nga.
he was living somewhere across the sea, di ba? Oh, with more advanced technology. Parang ganun. Lalo na by that time, syempre ang medium nyo dyan is yung pag-uusap lang or mga letters or journals, di ba? So, definitely saka, dapat diba, meron. Tsaka diba dati yung mga kwentuhan, matindi mga kwentuhan natin. Oo, sometimes yung mga campfire, di ba? Mga campfire, yung mga... Pero, usapan pero sila kasi mga ganda na lang eh, para mga chismis-chismis na lang na, uy, may nakikita mga kapatid dito. Uy, yung lolo ko marunong magbasa. Yung mga ganun, di ba? Tanginang ano na, no? So, ito pa. Ito pa. This late 2011, direk sa amin yung map, yung ginawa ni White ng yung map of Virginia. So, most common sa mga maps is meron silang patches. Anong patches na... Yung mga patch na yun, pang cover siya, kung ba yung mapa, may maligang drawing, lalagay mo ng patch, tapos ida-drawing mo ng tama sa ibabaw ng patch na yun. So, no one would dare to think, to check what's underneath. But this time, someone did. Itong 2011. So, nakita nila, dalawa kasi yung patch eh, dun sa, dalawa yung patch dun sa, sa map na yun. Dun sa map. Yung isa, yun niya. Like, mga correction, yun on minor corrections. Tapos yung isa, ilalim ng patch. Wow. May parang ano eh, four-sided na cross, or star, or something like, or an X. Parang ganun. Oh. If you want to check, you can see it on the internet. Tapos, yung mark daw na yun, mark like that is, ano eh, yun yung sign ng mga fort, mga ganun, on a map. Parang yun yung mark na isa siyang fort. And what's interesting is this cross mark is 50 miles into the mainland. Ano paano naging interesting yung friend? Parang paanong hindi kasi 'di ba? Oo. The original plan oo for the Roanoke people bago umalis si John White, okay? Travel sila 50 miles into the mainland to move. So this X mark na nakita sa map is 50 miles into the mainland. Diba, nag-stay sila sa Roanoke, diba? So, parang... Sa Roanoke. Oh. Tapos may plan sila na mag-move 50 miles into the mainland, tapos lilipat sila doon. Pero what happened was they moved to... ang iniwan nilang message, Croatoan, diba? Kaya people were led to believe na they moved to Croatoan. Pero nakita tong map na to, merong X mark. Tinuturo itong... somewhere in the summer 50 miles approximately 50 miles into the mainland na pwedeng ito yung original target or dito sila nang move pero go lang tapos meron kasi ito pala bago yung 2011 in the late 1930s may mga na-discover ito yung mga ano dare stones kung tawagin ayan yan so, stones na yan inisip ko baka aliens na yung mga ganun sabi they were written by ano by Eleanor Dare yung pinaka sino ba si Eleanor Dare siya yung anak ni John White na nanay ni Virginia Dare the first English na born in America but they were proven to be fake Paano na nalaman na fake? Diba? Ang hirap naman. Ano, well, first, ano yung nakasulat dun sa stones? Ay, hindi ko alam. Hindi ako nag-search. Pero sabi, ano eh, yun nga, they were proven to be fake. Hindi naman so, siya. They were dismissed. Pero may isang stone na hanggang ngayon, parang pinagtatalunan pa yung authenticity niya. Siya yung parang pinakamalapit na authentic. At siya, at ito, alam mo, yung nakahanap ng tao na to, never heard from again na. Tapos, yung nahanap to is just a few miles north of Site X. Parang, what does that mean? Pag few miles north so, lang siya? So, ano, kung totoo man to, then, if Eleanor there really wrote this, tapos medyo malapit siya dun sa Site X, this might be a connection na nag-move yung mga mga colonizers into Site X, di ba? Kung siya talaga yung nagsulat noon. Pero this is not ano pa eh, proving this is not proven. So going back dun sa patches in the map. Isipin mo bakit kaya kinuberan, di ba? Bakit kinuberan? Bakit ganun? Doon nakapagtaka eh, no? Parang bakit kinuberan? Pero ang sabi yan, simple explanation nun. Kasi di ba parang papadala mo kunyari map with your reports.
Pwede kasi siyang mapunta sa mga kamay ng mga spies. Oo. Eh, di ba may parang beef na ng, may away na ng Spain and England. Oo. So, if they knew the Spanish people that, tapos may kita na, ah, ito pala yung colon nyo ah, rarakin namin kayo dyan. Parang ganun. Parang, ano niya, parang, in-encrypt nila, di ba? Parang tinakpan nila. Actually, pati yung Roanoke, okay, pati sa map, well, hindi nakalagay yung parang exact location niya. Yung kung saan yung wala, hindi siya nilalagay sa map. Kasi, yun nga, parang to protect people na, yun ba, pag dumaan yung mga Spanish ships, yun know? Kasi pag nakita nila na, oh, English colony yun, natakin natin yung kalaban yun, yun, ganun. Eh, wala pa naman silang backup dun, di ba? Backup nila, yung, nandun pa sa mismong UK, di ba? Sa England pa. So, yun. So, yun nga, di ba, may X. Tapos, yung ibabaw nun, di ba, may patch, nilagyan siya ng patch. Tapos, ibabaw nun, meron ding four-pointed star, tapos may enclosure ng dalawang square. Pero siya, ito naman, sinulat ng invisible ink. So, beneath, there's an X mark or cross mark. Tapos, patch. Then, sa ibabaw ng patch, may din rin in invisible ink na cross mark ulit. Then, dalawang square. So, yun din iniisip nila. So, yun. What they did is, they made some archaeological digs on the area, yung X nga. Pero may mga nakita sila, pero some parts, ganun, pero not enough to define if kung sila pumunta if the colony really exists there. Kasi sa Hatteras, nag-dig din sila and may nakita rin naman sila, di ba, yung kilt niya nung saber. So, hindi kaya nag-disband na lang sila. Disband kasi hindi ka lang pwede mag-disband pag community kayo, di ba? So, yun yung nakataka sa kanya na until now, I'm not sure if the research are ongoing, pero maybe. So, there's a foundation for this. Yung first colony foundation. So, maybe they're still, the researchers are still ongoing. Plus, meron nga yung pinanood yung video regarding this. Ang isang theory niya, siguro, di ba, inatake na ng ibang American native settlers yung Roanoke colony. So, siguro may namatay sa kanila, then nahiwalay siguro yung ibang grupo. Nahiwalay sila sa dalawang grupo. Some people moved to Croatoan dahil doon yung friends nila na umuwi sa kanila. Then, some people moved to the original plan. Maybe yun yung original plan na pag-mumuban nila, yung site X. Pero so, wala talaga, I mean, hanggang ngayon, yung remains pa rin na nakikita sa kanila is, ano, no, is yung hilt lang, tapos yung mga stones which is proven to be fake, di ba? Ang weird, no? Parang, somehow... Sa site X pala, may nagdig din, pero may nakita niya yung mga, parang mga piraso ng pots din. Pero it's still not conclusive, eh. Parang, kasi pag may isang community dyan, marami ka dapat makikita, di ba? Tsaka isa rin naging problema sa Roanoke, rin sila ng digs, may mga nakikita rin sila. So they're checking kung baka may mga trails silang makita in Roanoke Island itself. But the problem is yung shoreline kasi nagre-recede, di ba? Due to erosion and shifting sands. So may chance na baka yung iba na underwater na, ganun. Naagos na or nasa dagat na, no? So, see, this is like less than 500 years ago, di ba? So, tama ba? Less than 500 years ago. Nag-a-adjust din yung ano, no? Pero talagang kinonsider nila. Masayang kasi most parang talagang human error siya, eh. No? Parang human communication error siya more than ano, eh. Parang stroke of bad luck din. Kasi isipin mo, kukuha ka lang ng yung tao na parang inaasahan niya to lead. Kukuha ka lang ng supply, pero you've been stuck in your homeland for 3 years dahil yun nga may giyera. Tsaka, hindi dapat ganun kabilis, di ba? Kung 3 years, di ba, hindi naman ganun kahaba yung oras. Para, ayun, dami nyo, eh. Di ba, yung tao, sinabi mo kanina, marami. Ilan yung males? 90 plus, tama ba? 90 plus, nasa 100 plus sila. 100 plus kayo, tapos 3 years, di naman ganun kabilis mag-dwindle yun. Lalo na meron naman kayong resources, kumbaga, di ba? Ang weird. Ang hirap niyang i-comprehend.
Okay, comprehend. Siyempre yung mga conspiracies, sinasabi nila naman, aliens took them. Oh, wala namang ano. Wala namang, there are no theories supporting it. Oh, parang bigla na lang silang kinuha, ganun. Pero kasi meron nagsulat ng ano, di ba, kung saan dapat sila papunta sa puno ba yun? Oh, what, oh, what. Oh, that's just weird. That's weird. Pero para kasi yung pinuntahan, yung binaliganan nila yung mga bahay, ano siya eh, hindi dismantled siya, tapos looted yung mga ano. Parang ayun, parang na, dismantled pero, na, parang i-build nila sa ibang lugar, or paano yun? Na parang, hindi, parang may sira-sira rin siguro, ganun. Oh. So ayun nga, parang wala din, wala rin yun nga yung nakakapagtaka eh, kasi hindi mo alam kung inatakba sila, baka nakalimutan na nila yung ilagay yung cross, di ba? Oo. Baka nagpanic na sila no, na tangina, nandiyan sila, di ba? Eh wala pa naman silang mga important materials no, di ba? Kasi nga pinapakuha nila, baka nga umalis na lang sila ng ano. Ang nakakapagtaka lang kasi, di ba, kahit 3 years kung nakasurvive ka, ang dami niyo eh, at least one or two sa inyo, di ba, magre-reach out dun sa may iba'y babalik, kumbaga, kasi 3 years, di naman ganun katagal. Kasi alam mo, someone's going to come back for you, di ba? Parang ganun. 3 years, ang dami nun. Kasi yung 3 years na yun, sabihin natin, napatay sa kanila yung, sabihin natin, part ng ano nila, or nakipag-sanib sila sa ibang tribe, may mga tao na parang, ay, kailangan natin bumalik ng England kasi hindi tayo nag-work dito, eh. Negative sa galawan tong area na to. Di ba? Eh, di ba, meron naman silang tribe na yun nga, natives na kasundo naman, di ba? Parang, dapat may ganung part eh, pero nakakapagtaka dito, wala talaga. Talagang wala. Nag-disappear na lang siya, ganun, no? Pero pwede rin, no? Di ba, isipin mo, naisip ko lang, teorya ko lang. Oo. So, di ba, sabihin na natin pumunta sila sa Croatoan. Pero pagdating ng sa Croatoan, pinatay din sila. Kasi syempre, pwedeng isipin mo na sabihin ng ibang tribe, pinoprotektahan niyo yung ano, ah, mga dayuhan. Baka mga dayuhan na din kayo, di ba? Pwedeng mangyari yun eh. So, it's either you give them to us or we're going to war with your tribe. Parang ganun. So, baka no choice sila, binigay nila. Kaya hindi na nakita. Kaya parang nilahat sila, no? Ako, yun ang closest, eh. Kasi, di ba, parang kahit isa dyan sa inyo, makapunta ng UK yan, eh. Hindi naman ganun ka... Pero hindi, malayo din kasi, eh. You have to build the ship, eh. Kasi you have to cross the Atlantic, di ba? Sa bagay, kasi naisip ko yung parang may mga ports na, may mga ano na, pero by that time, mahirap talaga siguro. Tubo pa talaga. Pagkaaway mo yung tribe na yun, talagang wala kang tatakbuhan, kumbaga, kasi... Diba? Pero kasi maisip mo rin yung ano, diba? Maisip mo rin yung anxiety ng mga locals pag, diba, ganun na nga yung nangyari nung first colony, first, second expedition na pinatay yung isang minasakar yung village, tapos pinatay yung isang chief, diba? Oo. So, parang pag may dumating na, diba, let's say barko, iba na yung anxiety na mararamdaman mo, eto na naman sila. So makikita mo, nagsisettle na sila doon. Oo. Parang yung thinking mo eh. Na napapanghimasukan. Kasi territorial din naman, di ba? Ganoon na naman mga tribe, eh, di ba? Parang kahit sa movies, di ba? Pag ina yung, di ba sa Tarzan, di ba? Pag dumarating yung mga naka-armor or yung may advance na gamit, talaga natitreaten sila. Pero may mali kasi mga Englishmen doon. Kasi tawag, ina, mabait naman yung mga, natives sa katla nung una eh. Sila yung nag-umpisa ng gulo eh, di ba? Oo. Kasi hindi mo rin masisisi. Parang natitreaten na rin, di ba sila? Sabi mo, natitreaten na rin sila. Stress lahat. Kaunahan na lang to. Sa maunahan ako, di ba? Hindi unahan na natin eh. Yung nangyari sila. So, which is sunod-sunod na. Ang weird, ang weird. Magandang isipin. Kaso ang hirap i-complete nga kung saan talaga sila. Hindi siya, so, mysterious yung pagkawalan nila, pero I think it's not something from the supernatural or the unknown. Gusto mo ipasok yun eh, kaso hindi ko siya maisip na ganun part. You're right. Kasi ano eh, muna, iniisip ko rin, something supernatural happened, pero yung when I did the research, tapos nalaman ko yung history nung first, second voyage papunta doon, yung military something, scientific, yung nagka-problema sila, yung napaaway sila dun sa local tribes. So, naisip ko, may pinanggalingan to. Hindi to
So parang parang na meatbuster natin siya, no? Parang meatbuster tayo. So ito talaga ano siya, it's something most likely it happened na physical aspect na, na it's either na, na ambush sila or talagang na hiwa-hiwalay sila, ganun. Pwedeng namatay sila sa gutom, di ba? Oh. Namatay na sila, no? Kasi important nga yung... May abot mo pa mga buto yun, eh, kung sila namatay. Oo, oh, eh, which is hanggang ngayon, di ba, hindi naman nila nakikita. So, it's a good thing. Oh, pero ano yun, malaki din yung Amerika, di ba? So, maybe they traveled further, further, ano, west, gano'n. Oo, oh, pwede. Or something sa along the way, baka hindi lang naman siguro isang tribe sa Amerika by that time, di ba? Mm. Baka nag-travel sila sa ibang direction tapos pag meron palang ibang native doon na na hindi rin sila, you know, hindi sila feel. Baka doon sila nadali kaya dig sila ng dig doon sa mga sa spots na nire-recognize nila pero yung sa ibang part hindi nila alam, di ba? Oh, pwede rin. Pwede rin. Kawawa pwede alam, kawawa yung community na yun in general. Napaka-bad sa kanila. Ano, eh. Hindi sila soldiers. Ano sila eh, mga common people sila, di ba? Parang mga common people lang sila. Hindi kaya Spanish, pero kaya may Spanish na barko doon na dumaan, di ba? Tapos nakita sila. Tang ina yung mga English yun, ah. Ba't nandito ito? Pwede yun, no? Pwede, no? Pwede yun. Tapos dinala sila, enslaved na sila, tapos di na sila nakita, di ba? Baka ganun. There's so many factors eh, no? Pero you will never know. Ayan nga. Kasi sila yung Croato. Oo, yung parang ba't may ganun, di ba? Parang meron pa silang so, sign. Ang una mong isipin, pumunta lang sila ng Croatoan Island. Pero ang dami. Walang cross. Ito pa yung site X, yung sinabing site X. Doon ako pinaka na-intrigue. Biglang ano no, so yun nga, maganda yung theory na parang nahati sa dalawang grupo eh. Others move to Croatoan and others move to Sidex. Pero no one has heard about them ever since. Pero yung may mga sightings nga ng mga bata na parang albino, yung mga nakapute, di ba? So hindi naman, parang baka sinasabi lang baka albino lang yan. Hindi talaga English lang yun. Hindi talaga sila ano, descended from white people. So yun, maganda pa rin sunod natin Atlantis, no? Atlantis na lost sa ito, gandang-gandang ano yun, di ba? Atlantis na ano natin, ganda i-topic. So yun, they were lost in the wilderness, never to be heard from or found again. Nakakatakot naman yan. Parang pero ang dami, it's more on human nga. More on human. It's something to think about. Tsaka circumstances eh. Circumstances. No? Nag-pile up yung mga circumstances. Eh. Sobrang malas. Yung kumalas. Not well planned. It's a not well planned. Kasi isipin mo, you were going to stay there for the long term. Pero biglang pagdating nyo, you assess strong and kulang pala yung resources, di ba? That you have to go back. So doon palang may lapses na eh. Parang, Bakit kulang? Hindi nyo naman panapagplanuhan masyado yan. Ah, di ba yung mga most of the ano naman magagawa nyo dyan, di ba? Yung mga important mga food or ano, pwede naman sigurong i-gain, ganun, or pag... Saka dapat alam nila yun, dahil, di, alabaw, adventurer yung leader nyo. So, alam nyo na yan. It's weird. It's weird, yeah. So, yun. That concludes this episode of S-Files, the Lost Colony of Roanoke Island. Ayan, isa mga something to think about. Baka na in-stress natin yung mga thinking natin. Saan ba nangyari doon? Ganun, no? Pero, gusto lang namin kasi yung mga research ng ganito. Kasi something to tickle our imaginations, di ba? Parang, Isipin mo dati, I've always been thinking before doing the research about this na something from the supernatural occurred, but now that I come upon this accounts and facts, maybe it's just a human error or some problem with communication or so parang demystify natin siya in a way na parang hindi naman yung it's demystified a bit. Pero the disappearance of the people is still a mystery. Maybe baka may declassified, wala namang classified files yan, di ba? So, hindi naman to US by that time, di ba? Parang native agent siya, eh. Di ba?
Anything pa ba na i-add, pre? Or nothing from my side. Ikaw, ikaw ba? Ako, yun, at least now, maisip ko na hindi siya talagang, ayun, it's just more on human error, sabi natin planning. Ay, hindi na expect ko, sabi ko baka aliens, something with a stone, ganun, tapos parang Lost Atlantis nga siya na type na ganun. Wala, parang, ngayon parang gagravitate ako dun saan eh. Sa tawag dito sa human nature ng pangyayari. Ayun. So yun nga. Hope you guys like it. Thank you like sa nakikinig. Again, like, share. Anything, Jai? Close na natin 'to.